Dati po, yung buhay po namin na hindi po sa po nagkakasakit, okay naman po. Nakakakain din po kami sa isang araw, tatlong beses. Yung inupahan ko po dating bahay, okay din po. Kaso po, hindi ko na po kaya dahil nung nagkasakit yung asawa ko, lumipat po ako sa yung mababa na makayanan ko po na magbayad. Ngayon po, parang nung nagkasakit siya, parang hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Dahil nag-iisa lang po ako na umano. Ano po, trabaho dati, contractor na construction. Minsan, din ako na vaeng kasi ang ano ko sa trabaho, focus. Tawid ako sa kabila, kaya nakalimutan ko ng kumain. Kaya ganito nangyari sa katawan ko. Nai-hospital po siya, naranasan ko po na hindi nakakain. Natutulog lang po sa may, nagsasapin lang po ng ano, karton sa may simento. Tapos minsan, mag-umuwi pa ako sa bahay, mga tatlong araw ako nag-stay in sa hospital. At sa awa naman po ng Diyos, hindi niya po ako pinabayaan. Sa araw-araw po na pagpunta ko ng hospital. At sabi ko sa kaya Diyos ko, sabi ko, alam ko po na binigay niyo po to sa akin, kakayanin ko po. Iniisip ko na lang sa taas, yun Diyos po. Una-una po sa Diyos, umuhugot po ako ng lakas ng loob. Sa awa po ng Diyos na gumaling yung asawa ko, tapos wala din po akong nabayaran sa hospital, government hospital po. Lahat po, sakripisyo gagawin ko po. At mag-aalaga po, lalo na po sa asawa ko. Gagawin ko po para gumaling lang po siya. Huwag lang po gumawa ng mga masasama, basta sa mabuti lang po, gagawin ko po. At pagdasal ko po na sa Diyos na sana po gumaling na yung asawa ko at mabalik na yung dating katawan niya po. Wala akong masabi sa asawa ko kung sa pag-alaga lang. Bait talaga ng asawa ko. Sa asawa ko, nabigyan ba siya ng lakas ng loob? Hindi siya magkaroon ng sakit. Mga anak ko, sana tapos yung pag-aaral nila. Nagtitinda po ako ng damit. Linggo-linggo po, nagbabahay-bahay ako. Pag marami akong natinda, binibigyan ako 500. Pero pag konti lang po, 300. Laking pasalamat ko po sa Diyos. Mabigyan po ng pagkakataon na matulungan. Kayo po ang ginawang daan ng Panginoon na matulungan po ako. Ako po kasi mahilig po talaga ako magtinda ng damit. Ilalako ko po yan bahay-bahay. Maraming salamat po sa Diyos. Maraming pong salamat sa bumubuo po ng MCGR at kayo yung TV po na hindi ko po nakikita sa inyo na napapagod po kayo. Maraming salamat po.